guys! It's Angel Tan. So for today's vlog, nandito tayo ngayon sa Nike store sa Eastwood. So 50% off yung mga sapatos na ipapakita ko ngayon. So guys, tingnan nyo. Baka may mapili kayo na gusto nyo. Natin yung Kyrie 4. 2-3 lang siya. 50% off kasi dito sa Nike store, di ba? So, yun. Hindi ko na masyado pinakita yung iba. Basta, punta na lang kayo dito. Baka kasi maubos na rin yung mga stocks nila. Kasi yung iba, wala ng sizes. So, ayun. Papakita ko yung binili natin pagka-uwi sa bahay. Uwi na tayo at ipapakita ko na sa inyo kung ano yung nabili ko. So guys, ito yung Kyrie 4. Ganito yung box niya. Charon! So guys, ito na siya. So ito na nga yung nabili ko sa Nike store sa Eastwood. Kwentuhan muna tayo. Madami nagtatanong sa inyo, pini-PM nila sa IG, tsaka sa Facebook, tinatanong nila bakit wala pa akong vlog. Kasi finals na namin ngayon at sobrang dami namin ginagawang documentaries, shoot dito, shoot doon, tapos pinapagawa pa kami ng mga stories and scripts, ganun. So, hirap, ang hirap mag-adjust. Pero after talaga na ito, as in tuloy-tuloy na yung pagbablog natin. So, ayun. Pero baka itry ko mag-vlog ngayong week since medyo may free time naman ako siguro this week. So, ayun. At, oo nga pala yung sa giveaway. Sorry, hindi ko siya na-upload. Sorry, hindi ko na-upload nung February 26. Diba, dapat February 26 ko siya i-upload. So, ngayon na lang. So, guys, instructions lang for the giveaway is, number one, mag-comment kayo kung magbigay kayo na idea sa akin na pwede kong i-vlog. Gets nyo? So, parang magbibigay kayo na ideas kung ano yung mga gusto nyo kong i-vlog ko, ganyan. Number 2, size ng t-shirt nyo.
Number 3, size ng paa nyo. And number 4, dapat naka-subscribe kayo sa channel ko. So, ito yung mga ipapag-giveaway. So, guys, may 4 na t-shirt ako na ipapamigay at isang sapatos na Converse. Malamang napanood nyo na to sa Ashenda vlog ko. So, nabili ko siya that time, yung Chuck Taylor. Isang beses lang ito nagamit, pero lilinisin ko muna siya bago ko ibigay sa inyo. So, hayaan nyo pagsikat na ako. Pagsikat na ako, bibilan ko kayo ng bagong sapatos. Tapos ipaparapol natin. So, ito siya. Yan. Size. Ito ba yung sapatos? Nung size ba ito? Size 7.5 men. So, ito siya, guys. Yan. Yan. So, may box pa to. Yan. Isa lang eh. Yan yun. Isa lang eh, yung sapato. Sayaan yun next time talaga, promise. So, sa t-shirts naman, kasi maglalabas ako ng sarili kong clothing line. So, may mga naunang batch, ay may mga first batch dito na shirt, which is puro dry fit. So, sa mga guys na mahilig mag-basketball, mag-sports, mag-jogging, ganyan, pwede ito sa inyo. Or kahit pambahin nila, okay lang. So, ito siya. Clothing line ko is east side. So, hindi ko muna ipapakita yung ibang design since it's a surprise. At ayun. So, ito yung design ng dry fit ko. So, ay. So, suot natin siya. So, eto siya, guys. Ayan. So, ayan siya, guys. East side na established ng 2018. So, guys, itong shirt ko, nung 2018 ko pa ito nilabas, hindi ko lang pinapost sa social media. Kasi, hindi ko lang masyado pinapost sa social media, pero, ayun nga, naglabas ako ng dry fits, unang batch. So, ngayon, puro cotton na siya, at medyo umangat naman yung level ng pagka-design ko. So, baka bet nyo ganyan. Iba-vlog ko na lang pagtapos na yung mga designs ko. So, sarili kong designs yun, okay? So, ayun guys. Sana i-support nyo yung clothing line ko. Pero, etong mga dry fit, papamigay ko muna to. Since 1,000 subscribers na tayo. So, ayun guys. So, ayun nga, yung ulitin ko lang instructions. Number 1, mag-comment kayo ng mga ideas na gusto nyo i-vlog ko. Number 2, size ng t-shirt nyo. Number 3, size ng paa nyo. And number 4, dapat ta-subscribe kayo sa channel ko. So, yung draw will be on my next vlog, which is hindi ko pa alam ko kailan. Hindi ko pa alam kung kailan. So, ayun guys. Lately pala, lagi ako pumupunta sa mga ukay-ukay, ng mga lumang gamit, mga vintage, ganun. So, nung birthday ko kasi, bumili ako ng turntable, yung vinyl player. Kung may ilig kayo sa mga vintage na bagay katulad ko, i-comment nyo sa baba para i-vlog ko rin yung mga pinupuntahan kong lugar kung saan maraming vintage na mga gamit ganyan. So yung mga binibili ko sa mga thrift store ng vintage is mga plaka. So eto for example, wait lang, papakita ko sa inyo, sobrang nakaka-excite. Huwag niyo nang pansinin yung pawis ko kung shiny ako sa camera. Yan.
So ganito ka, ganito pa lang yung mga yung collection ko sa. Wait. So ganito pa lang yung collection ko sa vinyl record. Yan, yan siya. So unang-una is itong Carpenters. Yan. Mga second hand na to. Hindi ko afford yung mga bago kasi mamahal. So, pangalawa is Elvis Presley, of course. Mawawala ba yan? So, ayan yung album niya. More in rock na may pagka blues, ganun. And of course, yung pinaka-favorite kong artist, walaan niyo kasi, no? Si Frank Sinatra. Sobrang favorite ko si Frank Sinatra kasi sobrang ganda ng boses niya. Tsaka, sobrang pogi niya nung bata siya. So, yung mga kanta na gusto niya is yung Fly Me to the Moon, yung Come Fly With Me, Witchcraft. Ano pa ba yun? I love you, babe. Ayan. So, eto yung Barry Manilow. Yung kumanta ng old songs, etc. Tsaka yung Somewhere Down the Road. And David Bowie. Kung alam niyo yung movie na Labyrinth, siguro mga 1980s ba yun? Or 19... Basta matagal na yung movie na yun. Sobrang ganda nun. Panoorin nyo, guys. So, itong album na to, hindi yun yung soundtrack dun. So, yung album na to, sobrang ganda ng mga kanta niya dito. Kasi may pagka-reggae yung vibes niya. Ganyan. Of course, Frank Sinatra ulit. Ito yung my Witchcraft. Pogi. Bee Gees. Dalawang album to. I mean, dalawang CD. So, dalawang album na. Ayan siya. Ito yung pinakamahal kong nabili. Bee Gees. Ito, regalo lang sa akin nung... Ito, regalo lang sa akin ng boyfriend ko. Elton John, yung soundtrack sa Friends. Hindi to yung Friends sa Netflix, ha? Iba yun. Yung Friends, yung sobrang tagal na ng movie. Panoorin nyo, maganda daw yun. Of course, Frank Sinatra ulit. And yung huli is Pandu Ballet. So, yung... Ay, meron pa pala dito, Diana Rose. Na sobrang sirang-sira na siya. Pero binili ko pa rin kasi... Hindi naman importante yung, ano, yung labas. Importante yung plaka, yung mismo record. Basta gumagana. Diba? So, yun. Sobrang sarap kasi pakinggan. Sobrang sarap pakinggan ng mga classics, ganyan. Tapos, yung hinaharap kong plaka, yung Queen. At saka The Smiths. Sobrang mahal lang Queen. Nakikita ko sa online, 2.5 ganyan, pataas. Sumikat kasi yung Queen nung... Ay, sikat na siya dati, pero mas nag-boom siya sa generation natin ngayon nung pinalabas yung Bohemian Rhapsody. So, na pa ba kayo kwento sa inyo? Ngayon, bet ko rin yung ano, yung typewriter na kahit anong typewriter, basta gumagana. Kaso mahal, wala man lang mabili, ay wala man lang makita na tig 1.5, mga 2,500 pataas, ganyan. So, ayun. Comment nyo na lang kung gusto nyo mag-ukay-ukay din ako sa mga vintage, ganyan. Para may idea kayo kung saan ko nabibili yung mga gantong bagay, tsaka yung mga iba pa. So, ayun guys, baka maikli lang tong video na to, pero... So, next vlog, hayaan nyo, hahabaan natin para hindi kayo mabitin. So, ayun guys, thank you for watching and happy 1K subscribers! So, thank you, bye-bye!